Silipin natin yung Manila Yacht Club, mga kababayan, ha. Kung ano po yung area, itsura ng yacht club matapos itong pagkukuha niya ng buhangin dito. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Okay, magandang araw mga kababayan and welcome back my YouTube channel, Pinoy Vlogger PH. Ngayon dito po makikita po natin dito itong ginagawa nilang pag-dredging dito sa may area ng Manila Yacht Club o Estero de Abad. Ayan po. So, napakarami na lang nakuha, no, mga kababayan. Kita mo natin na nasa ibabaw itong bako. Umabot na hanggang dito yung nakikita po nating mga buhangin. Yan, lapit na tayo dito. Tila atang matakpan na yung ano yung outpull at saka itong block pipes. Yan mga babayan sa ating mga viewers, yan yung buhangin po nito, hindi po to bagong dating, ha. Dito po ay galing sa may Manila Yacht Club, sa area ng Manila sa may bantang bakuran nila, at nagkaroon po ng pag-dredging dito. Ito po yung mga buhangin na nakuha ngayon. Yan, tuloy-tuloy na tayo nakikita yung mga taga DPS na naglilinis dito sa area na to. At malinis ang area, mga babayan, ha. Ito po, wala tayo nakikita ang kalat. Dito sila nakuha, naisa ko nila, at konting-konti lang naman, mga babayan. Sa ngayon hindi gumagalaw yung ano yung bako, mga kababayan. Yan doon po, mga kababayan, ha. Doon po galing yung mga buhangin dito sa loob mismo ng Manila Yacht Club. Yan, dito po galing yan. Yan, may kumakapasok sa tayo, makikita po natin sa bibandang unahan doon, no. Parang may pinagkukayan, eh. Yan, dami na nakuha, oh. Ayan, mag-aantabay lang tayo, mga kababayan, at everyday nagbibigay naman tayo ng update dito. Pinupuntahan ito para makapagbigay tayo ng update. At titignan po natin kung hanggang saan po yung gagawin nilang paghuhukay dito sa may area ng Manila Yacht Club. Maaring tanggalin ito, itong lahat ng buhangin na ito. Maari yan, ano, kaya sa may bandang unahan. At pagkatapos ng paghuhukay nila, pagkatanggal ng mga buhangin dito, isa mga abangan natin pagbibigay update. Kung saan po dadalhin itong buhangin ito, kung para saan to gagamitin. Kung ito ba itatambak sa may pinaka Estero de Abad para ilatag yung buhangin dyan. Pero sa akin po, nakikita ko hindi pa tapos sa pag-dredging sa may bandang area na to, eh. Sa may pag-dredging po ng kulay blue na barge sa may bandang unahan pa, eh. Ayan, sa may banda rito, no, hindi pa tapos yung pag-dredging dito. Kaya sa aking palagay lang, no, ay hindi pa
kailangan na ibagsak yung mga buhangin at ilatag dito. Kailan tapusin mo na ang pag-dredging dito, mga kababayan. At umabot na nga dito. Ito, gito na po karami yung nakuha nilang buhangin dyan sa may area ng Manila Yacht Club. Nasilipin natin yung Manila Yacht Club, mga kababayan, ha. Kung ano po yung area, itsura ng Yacht Club matapos itong pagkukuha niya ng buhangin dito. Ayan, hanggang dito po na, oh. Dati ang gando niyang buhangin, eh. Ang lapad na ng kanilang nakuha rito. Asa ngayon, di pa gumagana yung bako. Pero tuloy-tuloy pa rin, mga kababayan, ang kanilang pag-dredging dito. Yan. Kasi may bandang unahan pa, oh. Makikita po natin. Marami pang kailangan na kunin yung mga buhangin. Pati yung mga buhangin, mga kababayan, may nakikita tayo mga ilang-ilang mga kalat. Na napakataas na ng buhangin. At napakarami na. Yan, may mga plastic tayo nakikita. Oh. Ayan, medyo marumi yung buhangin, mga kababayan, no? Pero magagamit pa to pagay ng ginawa nilang mga taga DPS sa may outpull ng sa outpull dito ng Estero de Abad. Nung ginawa yung buhangin, ginawa nila, binistay nila. Maring bistayin dito, mga kababayan, dahil hindi mo pwedeng itapon lang to. Sayang naman yung buhangin nito, napakarami. Kaya magkaantabay lang tayo, mga kababayan, sa ating mga update. Silipin natin yung karagatan, mga kababayan. Kaya ito palang bato, oh. Dito na nakapwesto. Kala ko natabo na kasi dito po nakapwesto yan, eh. Okay, ito muna ating update, mga kababayan, sa area ng Estero de Abad sa may gilid ng Manila Yacht Club kung saan nagkakaroon po ng pag-dredging dito. Ayan, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag din kalimutan na mag-like, mag-subscribe at click ang notification bell para mag-update tayo sa ating mga upload video. Kung hindi po sa ating ginagawang live streaming. Okay, bye-bye po and God bless.